walang kawawa, basta't magtitiwala. Mula gabi hanggang umaga, buong maghapon, kaliwat ka ng likod. Yo, palawan ng battle, semis, dito na yung sa Boroban. Maraming salamat sa Clubhouse, sa lahat ng MC pumunta, sa lahat ng tao pumunta, sa lahat ng bago, at sa lahat ng luma. Yo, palawan, maging ay para sa uling battle ng gabi. Uling battle ng gabi, bali ang mananalo dito ay tutuloy sa ating June 10 event. Hopefully, sa Hotel Centro. Yun, di ko na patatagalin pa. Yo, sa kanan ko, Taytay represent, mag-ingay para kay Shag. Wala, tabi, di ka sa amin bagay. Di ka pwede na sa amin ay ihanay. Feeling road the rip, di sa'yo bagay. Tumabi kaming, pumapatay kami ng anay kayo. Yun, sa kaliwa ko naman, galing pa ng Liberty Grounds, pag-ingay para kay Mike G. Di na maiwagay pa ng tama nang dahil sa damo. Di na maiwagay pa ng tama nang dahil sa damo. Yeah, shoutouts nga pala sa mga tropa ko kay Marmar, kay Resbak, sino pa? Hindi ka na. Si Janus, Taba, Jeda, Omik, Bib. Baby Axe, Jun Daker, Jeb Daker, Dead Fucking Metal, Jodags, Douglas, Baby Kimboy Clinton, Crazy One, Marligan, Boss Sandy Bo, Sunny Boy, Ray, Juice, DJ Dave Man, at sa buong Socobus Family, Buloy Marcos, Dandan, Sam, Charm. Yun lang time. Tsaka kay Shax, sa best friend ko. Yun. Napasa lang pala ho! Yun. Nanonood lang ko yun to si Mike G. Nanalunan ko ito si Shang, pinili niya muna si Mike G. Yo, judges, strict to 90 seconds. Makinig para kay Mike G. Yo, check! Huwag mo muna sinumulan. Sana naman di ako mantok sa mga sasabihin mo, bes. Pero, Shang! Sa sobrang mong taba, pag nagpawis ka, para kang nilaga. Kaya sarap mong tanta rin sa tantaran kasi para kang liempo nakakainin ko dito sa kusina. Dahil ikaw lang ang baboy na bababuhin ko ba? Dahil pag tumaik ka, doon ka pa humigiga. Kaya walang iyak ang baboy ka. Kaya dapat sa'yo, litsunin ngayong piyesta para ang tradisyon pang-Kristyano talaga. Mabaho ka, kaya nagtakip ako ng panyo. Ay, wala pala akong panyo. Mabaho ka, kaya nagtakip ako ng panyo. Yung baho mo kasi tumitira sa ilong ko. At yung mga tao, gusto na magsialisan dito pero nagtsatsaga sila kasi idol nila ako. Kaya puta kang baboy ka, nakaka-high blood ka. Kaya katawan mo lang ang uubusin ko para yung ulo mo, souvenir ko na. Kaya tatapusin kita ng maganda, yung tipong walang ebidensya. Kasi wala akong ititira, dahil yung mga putumang walang laman, itatapong ko na. Kaya titirahin kita ng tamang asinta, yung tipong isang bala lang sapat na. Dahil yung mga linya ko parang pigbang talaga. Kasi isang kagat mo lang sa nyog, yung ulo mo sabog na. Kaya meron kang upuan dito sa liga kasi isa kang bangko. Kaya pag napatay kita siya, ikaw ang uupuan ko. At bigla mag-iiba ang temperatura ng mundo kasi lumubog na ang araw, kaya gabi ko na to. Kaya magbabrunout dito sa buong puwerto at ang matitirang ilaw ay ang nasa harap ko at magbibitak-bitak ang lupa sa pagpaslang ko sa'yo para diretso deliver ka na sa impyerno. Kaya di na kita pabaligtasin! Ipapasok kita sa loob ng kahon bago doon kita sasaksakin! Bago pupundiryahin ko yung puso mo na mapusuan ka na rin! Bago sasampaling kita ng hiwa ng kutsilo ko para kahit gano'n na nangyari siya yung kutsilo ko, minahal ka pa rin. Time. Yo, check! Wala na ako yung battery bat, wala din ako masyado naiintindihan. Yo, bes. Yun na. Game! Ako magkakampyon ngayon sa UL! Kaya lahat ng harang, buhay magiging alanganin parang bulldozer na walang preno na pililit niyo tumigil. Di ko na nga namalaya na pati yung bathala na suway ko na ng labi sa sobra kong gigil. Kaya anong panaman ang dala na Gina Bilog ni Michael kung yung timpla ng bara ko malang 4 kantos ng Jack Black Label? Pero bago ang lahat, kaibigan, kamusta? Upayat mo na. Yung salitang adik nung pagpasok mo dito sa liga, dati bansag lang, ngayon, real talk na. Totoo talagang change is coming. Kaya,
kung yung kasabihan ay magkatotoo na mahirap patayin yung masamang damo, huwag kayong magalala dahil nag-isip ako na kung hindi talaga kaya, surtukin na lang mismo yung gumagamit nito. Kaya bes, dito na magtatapos ang yung paghahangad sa kampyonato dahil yung barko mismo ang aharang sa yung akalang malakas na masyado. Kasi ito ang alam lang, bumusina ng malakas, wala namang dating yung karga ng inyong pambato. O mukhang walang nakaintindi, sabi ko, barko. Alam lang, bumusina ng malakas at walang dating yung karga. Teka, mukhang na-slow yung mga tao, kaya ganun yung linya ko, shipping lines po yung pambato. Kaya ginawa ko sa'yo yung paghahanda kung iyong malaman, huwag ka sanang panghinaan. Dahil isang linggong may hawak lang na bara, ha, at isang tasa ng bara ko na kape para handa kitang pagpuyatan. Kasi alam ko minsan lang ito mangyari kaya gusto ko masyadong maraming tao at merong pagtugtugan. Kasi di naman talaga ito laban. Ito ay isang linggo mo na lamay dahil nung aking una pa lang nalaman na tayo susunod na magkalaban, kinonsider na kitang patay agad para kung magkita man tayo ulit dito na mismo sa iyong libingan time. Yo! Alam niyo sinabi niya? Hindi siya barko. Isa siyang baruto. Kaya ako ang barko, nagigiba sa'yo! Masamanda mo, baka yung masamanda mo mamatay, pero yung mabuti baka matagal pa. Naintindihan nyo? Ilyen! Check! Basta ganang bumuhol na ba ng to, kaya hindi ako magsasawang ang pasay ng masoy ang ulo mo hanggang sulumpas yung mga utak mong bariya sa aligansya na pinagtataguan ko. Kaya matalino kang tignan, pero malabo ang paningin mo. Kaya dapat sa'yo sumutan ng antipara sa 1,000 yung grado ng malinawa nga sa pagkatalo mo dahil ito na masasabi ko siyang, pag sumikat ka, magsasanglas ako. Alam nyo, ito talaga si Shaq, wala naman itong gagawin eh. Anong pinaganda, isang linggo pinagdaan-daan, isang linggo raw ako paglilibing, putang ina mo, ikaw, pagpatay pala sa'yo, pugot ulo agad, sabay, release ng espirito. Para wala nang kaluluwa na maiwan pa dito. Ha? At ganito talaga ang laban ng to, kaya tignan natin kung sino talaga mananalo. Kasi ribat pa lang to, Jamal, ha? Wag muna umpisahan ang aking mga minuto. Pero alam ko naman na ako ang mananalo dahil ikaw si Manalo, pero ngayong gabi, ikaw ang matatalo! At na-choke ako dahil meron akong dalang pambura. Kaya ang una kong buburahin, ikaw na talaga. Baboy ka! Nakakahiya mo sabihin, pero putang ina. Ganito talaga ang nangyari. Habulin ko pa rin. Ito na talaga. Oh, check. Time na ako. Round 3 na lang. Yo, time. Yo, game. Rebat mo na. Si Mike sa round 2, medyo nalumbay. Ako yung masebo na tao, pero siya yung nakakaumay. Yo, game, round 2. Sa pagiging atribida mo, di mo na malaya na pinto ko yung napili mong buksan, kaya diretso kalabas. Kaya itong pinsaling kamatayan na pamangkin ni Satanas, kung nasa eskwelahan, ang sarap gulpehin kapag yung guro lumabas. Na ako'y nagbistulang pil yung estudyanteng utusan kang sumipol dahil kung hindi, hihilahin ko yung patilya mo pataas at o aminado ako na yung sulat ko walang sakit. Kasi lahat yun malakas. Hindi nyo naman napansin? Eskwelahan, guro, estudyante, sulat, school bars. Pero syempre, hindi mo naman naintindihan yun kasi tamad ka mag-aral. Kaya yung mga activities sa school, niminsan di mo naranasan lumahok. Mabuti pa nga yung free throw ni DeAndre Jordan eh, kahit paminsan-minsan lang, at least yun, may pasok. Kaya, hindi ko nahahayaang maghasik to ng lagim. Kasi magbabala ka pa lang, alam agad naming maitim. Sulat ko dahan-dahan lang yung lapat, pero may diin, malabo tayo magpantay. Kahit sagad sa pagdiin, naglaan ka na mahabang panahon, tapos roll mo dito, patayin Kevins. Sigurado alam mo na din na 7-0, lalabas tapos announce sa uwin. Di ba yung sir ka ng marijuana? Natuwang-tuwa ka pa sabihin at pinapangarap mo yung maging legal para sa lahat ng oras, free ka na kahit saan mo yung gamitin. Pero mukhang nasobrahan ka na yata. Kaya yung tinatawag na gamot, parang ayoko nang isipin kasi kung totoo walang epekto yung damo, bakit ganyang attitude mo ang pinapakita mo sa amin tuwing bumabate ka dito sa amin? Kaya bes,
nagkakamali ka sa iyong akala na yung sulat mo ay matindi. Kasi ang totoo, boses lang sa iyo ang malakas at sobra na kami rin be. Feeling heavy na masyado porque takala niya siya yung nagmamay-ari ng gabi. At akala ko ba hari ng dilim? E bakit ang hilig sumindi? Kaya pa eh, kaya ito, yung disipulo ng bakala, makakaranas ng kritisismo. Kaya dyan, simulan mo na kabahan sa oras na magdilim yung paningin ko. Dahil brutal pa ako sa brutal, diretso lublog to sa tubig hanggang humingi ng saklolo. Oo dyan, dahil mukhang hindi mo naman kayang gawin yun sa akin, kaya ako na mismo sa'yo dyan ang nagbautismo. Time. Alam nyo, si Siang talaga yung totoong na impluensya ng telebisyon. Kasi gusto niya lang si Garillo Watalak. Yung gusto niya legal, yung papatayin lang siya. Yun ang totoo. Kasi ayaw niya na maging healthy siya. Kasi baka masobraan yung taba, puta pati yung pisngi mamaga. Oh, pero sige, kahit talo na ako, alam kong meron pa rin akong ibubuga sa round 3 na to. Kasi pag nagalit ako, ako ang hari ng dilim. Kaya ilalabas ko ang aking mga tauhan para depensahan at suportahan ako sa gagawin kong galawan. Kaya ilalabas ko ang 3,000 Roman Cavalryman bago ang 4,000 Gat Horseman para lamang palibutan ka at patadyakan sa mga kabayo nilang uhaw sa pakikipaglaban. Kaya sa loob ng dibdib mo, walang awang dudukutin ko. Ito'y orasan na hawak ko, ramdam ko ang bawat pintig na puso mo. Pagpinigyan ko ito ng gusto, bilang na lang ang takbo ng buhay mo. At hindi mo malaman kung saan kita ihihinto. Kaya sige, pumasok ka bukas ang kamatayan ng aking pinto. At kung di ka nalinawan, babalik ako. Hawak ko ang orasan, panalo may kapaligtaran. Babalik ako muli sa nakaraan para gisingin lang muli ang tulog mong katawan, para pastangin lang muli at dalawang beses mong maramdaman. Kaya dito sa at eto na ang panibagong simbolo, perpekto at binuawal simbolo. At eto na ang panibagong disenyo, perpekto at binuawal simbolo. Para lamang ipakita sa mga tao kung paano pugutan ng ulo ang tao to dito sa gitna ng martial law. Dahil hindi lang masakir ang aabutin mo, kasi kahit sariling libingan mo, ipapahukay ko sa'yo. Kaya dito sa gitna ng disyerto, liliyap ang apoy na parang impyerno. Kasi ang goal ko dito ay gisahin ka sa sariling mantika mo, baboy! Kaya sa pagpatay ko dito sa baboy damo, huhuni ang wago. Go. Bigla sa sugod ang mga nikne, huhuni ang tik-tik, tik-tik. Tutunog ang orasan, hudyat ang iyong katapusan, klak-klak. At bigla sa bibilang ng sampo, tutunog ang kampana, ting-ting! Kasi si Siang, not out na! Time. Salamat ka. Yo! Yo, check! Ribat muna. Nasaan si Respi? Sa sinabi niya kanina, mukhang tanggal na ba yung bagabag? Ako yung baboy, yung mataba, pero nalaban yun ni Mike. Ikaw yung nagmukhang heavy kasi maagang nalaglag. Partida, di na talaga lalabas ng todo. Huwag mo na i-time. Partida na po, kahit lang ako sa barko at sa ulo. Sa turna, kailangan magbawas ng sabit. Lalo na yung mga uhaw sa katanyagan. Pati na yung mga taong tinali ang sarili sa mitiing magkampiyon kahit walang kakayahan. Kayong dalawang pinilit na lumaban, mukhang nanghina na kasi wala nang hawakan. Kaya ano pang silbi ng inyong, kasi ano pang silbi ng patuloy inyong pagkapit kung nauna na mismo nalagutan ng inyong kapitan. Kasi kayo, dapat simula sa simula, kayo ay nakinig. Kayo ay totoo, para inyong narinig lahat ng linya na litaw. Kasi mukhang kayo ay naisahan nang wala, kahit wala namang bigat, lalo na yung patsambahan na bitaw, kasi ang tunay na masulat, kasi ang tunay na malakas na sulat, kahit mahina lang yung boses, inyo pa rin po na yung linya na hilaw, di kagaya ng iba na para magbukas malakas yung linya, inadaan lang sa sigaw. Huwag ka mag-alala, hindi ko sasabihin na ikaw. At alam niyo ba mga pre? Kasi may sulat at performance na muna maganda ang kailangan namin, hindi yung boses mo na maingay, parang tilinambak lang maharot. Kasi kung gusto mo lang rin palang boses ang punan, eh di dapat pumunta ka sa baybay, nagtinda ka na lang ng balot.
At ito pa, alam nyo ba kung ba't galit na galit sa akin midnight, mga pre? Kasi sa mga nakakaintindi, nagmukha siyang duplika ni Sinse. Alam nyo kung bakit? Kasi bukod sa pare, silang may tattoo, ito pa yung ginagalit niya ng matindi. Bakit daw kasi si Kim, yung alias in English pa ng night, tuloy yung G, niya sa pangalan yung meaning, nagmukhang gabi. Kaya Mike, tapos na ang pag-feeling malakas mo porket may in-improve ka hangal. Kaya may porket may in-improve ka hangal. Kasi di porket umayos ka sumulat, ay madali nang natanggal. Yung pagkabobo mo ay madali nang natanggal. Kasi baka tayo magkalimutan na di porket in-improve ay maganda na yung labas at yung kalidad niya matagal. Kasi in-improve pa pero yung style mo ganun pa rin. Mahina at takbo, parang di atras na rakal. Kasi ito si Mike, mukhang body ng bike. Sa sobrang payat, pag yung braso na balik, pwedeng palit sa logo ng Nike. Style ko bastos, malababaing famous sa Facebook, pero maraming nag-like. Samantalang ikaw, estilo mo, parang skeleton na motor, para mapuna, kailangan pag gumamit ng maingay na pipe. Nung maingay na pipe, ay ka, Mike. Kaya, hindi ako pinanganak na suhe, pero ngayong gabi ako yung nagtanggal ng tinik. I'm a future seaman, but now it looks like a professional truly doctor because I've already cut a head of a neck. Yo, palawakan, mag-ingay para sa napakalumit na laban ngayon. Kulipate ng gabi, Mike DiCiaggia.